City sa Sevcom at yung kaibigan nating si Jansen. Ayan. Binaba, oh, tol, nagpapabati nga sa inyo yung huling linggo pa. Sabi niya, parati ka daw niya papanood. Tanong ko daw kung kilala mo pa ba siya. Oo naman, kilala ko si Jansen. Siya nagsabi sa akin na isang hero daw sa isang certain MOBA game, siya daw ang gumawa. Naku. Siya daw ang nagsabi kay Ice Frog. Napakatalino kaya naman pala. Kaya namin inaasar si Jansen. Matalino pala. Matalino. Oh, naman, wala naman sa mali si Jansen. So alright guys, the draft ay tapos na dito and tapos na po ang loading screen natin at mukhang mahinit ang bakbakan natin. Mahinit ang bakbakan natin dito, parang kasi kita mo, meron silang Lolita, meron pa silang Kaya. Yes. Siyempre, paborito ni Finesse Carl ang Gusion, no? So, bakit na-open? Eh, yun nga eh. Pero may ano kasi yan eh, meron kasing tinatawag sa laro ng Mobile Legends na it's either bigay mo or tapatan mo. Tama, yun. Mga ganyan yan eh. Kasi for sure, ano, nahihirapan sila kasi we have 2 bans pa lang. Mm. Pag nag-decide si Moonton na teka, gawin kaya nating 4 bans, dyan na magbabago ang meta. Dyan na magbabago ang meta. So let's go into the game, pare. Pakilala ko muna sa red side. Makikita natin si Kamatis bilang ang Cho. Si Ezel Ann bilang ang Harley. Si Toshiro bilang ang Panda na si Akai. Templar as the Hellcurt. And Shemi naman, gagamit ng Martis. Dito naman sa kabila natin, AEE, the Finesse Solid, mga kaibigan, no? Finesse Dale with Alice. Finesse Lex with his Kaya na naman. Finesse Carl with his Gusion. Finesse Boo with his Lolita. At syempre, Finesse Levi or Levi with si Kuya this Levi, si Kuya Levi with this Tamus, no? So gusto ko makita ngayon parang Manjin kung paano ba ma-execute ni Carl yung gameplay niya kasi talaga pag ibang laro talaga ang ganda paano niya kinakat yung lanes, paano niya paano siya nagluluto ng top silog, ang ganda talaga ng pinagagagawa niya doon parang Manjin. Sa tingin ko magaganda kasi ang nangyari kay Kuya Carl kasi nasa point pa siya ng career niya sa esports na nasa prime niya siya. Paano pa yun? Tinatamaan pa ng puberty. Tinatamaan, kumbaga nasa gitna pa siya eh. Speaking of puberty, mukhang puberty na kagad si paring Dali dito. Nag-evolve bagad yung kanilang gameplay dito. Talagang tamang poke lang dito parang Manjin. Correct. In order na maano nila na ma-provoke nila yung mga pangyayari dito sa buhay-buhay nila dahil sapagkat alam naman nila na pinisolid to, pero teka lang, paring Manjin, magbabakbaan na naman sila dito early game, napakalalim naman talaga ng binigay doon ni paring si Toshiro nasa likod, pare, mukhang magpa-flank siya dito, pero si Tamos ay nandito, Mr. Levi, nako, pulado kagad si paring Shimi, Luigi, takbo! Ay, nako po, yatap si Luigi, napapandran siya doon, kaibigan, pero teka lang, nag-overextend pa ang ating clash dito, paring Manjin, at the same time, napatay nila si Templar doon, Yacht Potter siya doon. Masyado nilang in-overextend yung clash to the point na nawalan sila ng control doon. Masyadong mainit ang Dark Horses natin sa mundo ng ML ngayon. Pare, again, going back to kung anong dinidiscuss natin kanina is si paring Carl kasi nasa prime pa siya ng ano niya eh, ng career niya eh. Pag bata ka kasi sa mundo ng esports, mas mabilis yung ano mo, yung mga galamay mo. Passants ka, kung baga, paring King FB. Tama, alam mo yan, naranasan mo yan. Pag nasa 15 years old to 19 years old ka, mabilis pa yung kamay mo ganun eh. Ganun kakalupit. Pag 20 ka na, medyo wala na eh. Iniisip mo na yung ano eh. Trabaho mo eh. Dahil mo nang iniisip sa bagay-bagay. Pero teka lang, paring Tropo Peace. Makakita na naman nata tayo din ng Wallace Stick na galawan coming from our Finesse Solid, mga kaibigan. At the same time, Recta Mamba out lang ang Obs Exodus. Sprigitik, Wallace Stick, pare koy. Finesse Solid really bringing in a solid performance para sa early game natin. Lagi nila tong gameplay. Apat ang nagro-rotate para sa Finesse Solid dito. Usually, ang isang Tamos iniiwan sa lane. Pero sinasamahan nila dito, the slow na hinahatid ng Tamos mula dyan sa kanyang ikot-ikot, yung kanyang sight. Tsaka, ang gandang pang setup din sa Gusion Ultimate eh. Hindi ko rin ma-actually magets tulad nga ng sabi mo paring Manji na usually ang iniiwan yung Tamus pero ngayon ang iniiwan nila yung Alice, no? Kaya siguro maganda ang gameplay na pinagandaan nitong Finesse Solid. Siguro nag-e-experiment sila dito para correct. Para sa alam mo pag sa mga games na mas malaki, pero na talaga silang damage output or team play na mapapatiklop talaga yung kalaban nila kasi kita mo naman bayad na bayad ang ginagawa ng Finesse Solid para ka dyan at medyo nagre-react na lang ang Obs Exodus dito sa kanilang gagawin, probably they need to farm out. Teka lang, napaganda naman Divine Judgment noon coming from Finesse Lex. Carl and Lex combination, Team KL, mga kaibigan. Pero teka lang, paring Manjin, mga overextend naman ba ang ating clash dito? Woo! Pumasok na si Carl at walang magawa ang ating Akai, yung Kung Fu Panda Kuya Carl Riot Butters. Pero teka lang, itong Hellcurt binabanatan pa ang Finesse Solid at the same time, nag-overextend naman ang ating Obs Exodus, mga kaibigan. Pero wait a minute, kaping mainit, hindi papayag ang Finesse Solid na maiskuran sila ng lamang ang Obs Exodus. Pero grabe naman ang nangyari dito, pare koy. Nahihirapan ngayon si paring Shemi with the standing of 0-2
isang mabilis na rotation coming out from Fine Solid. Yes, yung standing nila sa MPL ay 4-4, pero yung laruan nila dito up against the Giants, for likes of Signal Ultra, Execration, and of course, Pren Esports. Oh. So, nasa ano na to eh, nasa galawan na talaga, mechanically gifted. Kung ngayon, paano ba? Oh, kung paano ba? Ang laruan ng Fine Solid, pare. Yun nga sinasabi natin kanina, parang Manjin, simula kanina pa, na pag naikutan sila ng rotation netong Fine Solid, mahirapan sila kasi talagang master of rotation para sa itong Fine Solid. Pero ito na, ang sinasabi natin kung paano ba ma-execute ng Fine Solid ng kanilang rotation. Yun na, tapos ang boxing doon, parang Manjin. Tapos ang boxing at Rekta Turtle sila dito, parang King FB. Ang hirap, ang hirap. Lightning Tronchon coming out from Mr. Carl, standing at 304. You have the dash from the Gushan. Kapag tinamaan ka nung first kill niya, meron ka pang Gale Wings na meron ng isang kaya. So, bawal ka talagang, i-all-in ka talaga nung dalawang heroes na to. And the Cho and the Akai really needs to step up. Walang magawa eh. Oo, ang mahirap lang kasi, pag mag-isa yan sila ng pumafront, mapipitas at mapipitas sila kahit anong mangyari. Dapat siguro tatlo silang pumaprat. Ayan, kagaya nito, kakasabi lang natin, muntikan pa siya ma-divine judgment dito. Naipit na naman, pahari ko eh, pero hindi sila natatakot sa kay Boo, no? Pag tinamaan sila ng Numinum Blast, masakit yun, mahirap yun. Pag na-stun pa sila, talaga sila doon. Sobrang ganda kasi dito para sa lineup ng Fine Solid. Para silang 2002, 2003 Detroit Pistons. Oo, tama. Lahat ng players nila, malupit. Bad boy talaga, indeed. Oo, wala silang ano. Walang tapon, walang latak. Walang latak sa lineup nila dito. Walang nagpapabuhat, lahat gumagawa. Pero teka lang, paano ba matataka? Uy, grabe naman yun! Shaking and baking! Shaking and baking para kay Kuya Carl. Grabe, di nila maulit. Tatlo na sila dito. Pinapatintero sila, Bobby. Bobby, di pero teka lang. Numinum Blast! Uy. Pero teka lang, paring man, yan hindi pa atatapos dito. Ang shake and bake coming from Pines Carl. Pero ito na ang sinasabog natin. Si Lex Rumaraga sana naman dito. Si Rex, mga kaibigan. Yat patterns na naman tayo in favor of Pines Solid. Nag-over extend naman sila. At makukuha na naman nila ang Akai doon, mga kaibigan. Do a double kill pa si paring Lex doon. At the same time, feeling ko mamamatay din itong Joe natin, pero nakatakas. Tama lang. Bobby 3, nakita mo kung paano sinidestep ni Kuya Carl pa. Yun nga eh. Mala Allen Iverson, mala Stephen Curry. Tatlo na ang nakabantay sa kanya, pero talagang sinayko-sayko niya lang, Bobby. Na-jukes to go. Na-jukes to go. Ang ganda ng pagkaka-jukes na doon. Kumbaga, si paring Carl nakainom ng Mountain Dew, Astig 100% ML. At the same time, naka-MSI pa. Naka-MSI pa. Wala na. Sobrang bilis tumakbo, sobrang taas ng energy. Na energy gap siya doon. Na energy drink, Bobby 3. Ano ba yun? Yardog talaga siya. Kita mo naman talaga kung, kita mo kung paano gumalaw-galaw yun. Oh. Si paring galaw. Talaga, gusto ko magpaturo ng dance moves dyan. Parang feeling ko siya yung coach niya ni ni James Reed. Ni James Reed, ni Michael Jackson. Oo, yung mga dancer natin ngayon. Pero grabe, medyo ano lang, ang nangyari talaga sa ganap na to, kidding aside mga kaibigan, parang ano eh, parang na-outplay lang talaga ang side ng Obs Exodus eh. Obs Exodus, mechanically gifted din naman, pero kung mas mabilis talaga pumintot ang kalaban mo, pero teka lang, paring Manjin, ito na ang tinatawag natin na kung paano ba mapapollow upan ng Fine Solid ito, ang Obs Exodus. Pero di sila nag-follow up kasi masyado silang malayo. Pero nakaisa. Yun, okay na yun. No? Mga 10 ganun pa ang kailangan ng Obs Exodus para makabalik dito, Kuya King. Kuya tama, King Epi. Tama naman yung point of view mo doon, paring Manjin, kasi medyo nahihirapan na sila dito. Technically speaking dito, objective-wise, panalo ang Fine Solid na dito with the 5-0, no? Binabati ko pala muna lahat ng nanonood sa atin. Share ko lang sa page, mga kaibigan. Ako din. Oo, tamang share lang tayo ngayon. Well, ang shoutout sa ating 1.2 million. Million viewers. Maraming salamat sa suporta. Of course, ang naglalaro dito ay OBS at pare, alam mo, sobrang ganda ng sobrang lakas ng fanbase and ng family ng OBS. Meron silang tinatawag na OBS family. Meron nga silang OBS chat group. Meron? Ganun kalupit yung mga yan. Oo. So for sure, supportado nila ang OBS Exodus dito. Kaya kung ako sa kanila, taas na nila ang mga kamay nila at bigay nila ang energy ball sa OBS Exodus. Kasi talagang kailangan na. Kung titignan na, kung titignan natin, 8 minutes. Naglo-lord na po ang Fine Solid and syempre, this is looking bad for them. Diba, paring Manjin, kapag natalo sila dito, laglag na sila. Tama ba?
Laglag na ba ang... parang hindi pa naman. Parang hindi pa naman eh. Parang pag natalo lang sila dito, parang kailangan na nila panalunin lahat. Oo, kaya medyo mahihirapan sila doon. Pero at the same time, nag-overextend naman what aluminum blast ito, from Shiro. Black Armor. Akay mo. Grabe, napakasakit kuya eh. Hindi talaga sinapit ang buhay ng Exodus dito. Si, parang manjin. Si kuya to, Shiro, medyo... kinulang. Oy, grabe si Kuya Carl dito. Uy, sumasayaw sa'yo. Mukha simsarap. Wow. Uy, 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 uy. Uy, huwag ka magtinikling dyan, aba, sir. Aba, 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 aba. Mag-isa siya dito, pare ko. Wow. Sir, huwag ka magtinikling dyan, sir. Si Kuya Carl talaga. The Wonder Kid, mga kaibigan. Pero teka lang, parang Manji, nanonood na yung best friend natin si Johnson, no? Binabati ko pala si Johnson, ma. Uy, Johnson. Pero eto na, Bobby D, ang pagbangon ng api ng Ops Exodus. Masyadong maasimata ang pinisoli dito. Here comes the kick coming up from the show. Kamatis! Oy, pero flicker out. Uy, yung grabe. Naman, grabe naman pinasok yun. Si Kuya Dali, Mr. Worldwide. Uy, grabe, flowing blood. Mr. Worldwide Dali. Oh, isa pa, isa pa. Uy, muntihigan na, oh. Grabe si Kuya Dali dito, pare. Uy, grabe. Uy, shake and bake na shake naman yun. Shake and bake na naman. Wala na, kahit anong ano. Kahit anong dasal na laki Lord dito, patay na. Kita mo si Lord, todo hampas lang pag may time, oh. Grabe si Dali dito, pare. Pinitbull niya yung ano, yung Ops Exodus. Yapi, tama ka doon. Hit up, oy. Grabe na naman. Ten, 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 ten. Tapos. Tapos. Nilaro pa talaga ni Kuya Dali. Ayan, na isang katuloy. Pero, masyadong what a game, ladies. What a game. Ang init na. Ang nangyayari ngayon. Parang manjin. Ang nangyayari doon. Ay, nakiyo, mga kaibigan. Alam ko, malayo pa, anong tawag din yung buwan ng wika, yung mga sumasayaw ng tinikling. Pero, nagtitinikling na kagad si Paring Carl. Oh, yun nga eh. At kung papansinin mo si Paring Carl dito, standing in the 8-1-8. Pare, 16 kills in total yan yung naiambag niya. Grabe. Sa lipunan. Ganun, parang kumbaga, ikaw ang ano eh. Parang ikaw ang, ano yun? Ikaw ang panganay. Ikaw ang panganay. Siyempre, ang tatay dyan si Lex. Oo. Feeling ko siya ang pinagkakatiwalaan nila. Kasi si Kuya Lex naman, ano naman si Kuya Lex eh. Kumbaga, bantay sarado niya ang mga baby boys niya eh. Yun niya. Exactly. Ang ganda nang ginawa nila doon eh. Nakakatuwa. Ang mahirap dito, ano kaya ang kailangan gawin ng Obs Exodus sa tingin mo, Kuya King FB? They need to go back to the drawing board. Kasi umpisa pa lang 2 minutes. Sa mundo kasi ng ML, ang laro ng ML, the first 2-minute mark, yung pinakamahalaga. Yun niya eh. Yung early game. Pag hindi mo kasi nakuha yung early game, pwede nang mag-snowball yung kalaban mo eh. Tsaka ano, rotation-wise, ang ginagawa ng pinasolid dun. Ganun talaga nangyayari dito. Kasi... ano pa lang eh, 50 seconds pa lang, binubugbog na nila ni Kuya Carl yung mga tao. Oo, exactly. Nag-gank na kagad sila dun sa bandang top lane. And ang mahirap sa lineup ng Obs Exodus, may iiwan kasi silang isa. Very old school kasi itong lineup nila eh. Iwan nila dapat yung Hellcurt. So dapat, yung apat sa kanila, nagdo-dominate. Kapag hindi, mapapabayaan talaga si Hellcurt. Ayan oh. Ang ganda ng ginagawa nila doon, to be honest, oh, parang Manjin. Oo. Oh. Siyempre, comment din naman, hindi naman tayo sa nagiging bias dito. Oh. Kasi sabihin kasi medyo, alam mo na, medyo nagiging bias gaming tayo. Pero dito. Pero hindi naman. Walang ka-bias na nangyayari dito, mga tol, no? Ang nangyayari lang talaga, what we see is what we say, mga kaibigan. And that's it. And for those who are watching, sige, pa-shoutout muna kayo dyan sa ating... sa ating Facebook chat dahil live po tayo pero meron po tayong delay ng 3 minutes. 1-0 para hindi tayo ano para hindi tayo ma alam mo na mas scoutan ganyan. Pero ano no, parang mamanjin sa side naman ng Obs Exodus. Ang ganda sana ng combination ng Akai pati Cho dito pero hindi nila na execute ng maayos. Diba? Yun nga eh. Sayang eh. Medyo nang inayang ako sa mga ganung pangyayari. Nakakapanginayang lang talaga mga kaibigan. Pero tignan natin, Obs Exodus kasi pare, pag umabot na sila ng... pag natalo pa sila dito next game, probably dasal-dasal na talaga sila eh. Kumbaga, gawin na nila lahat ng ritual, mag-aalay na sila ng itlog sa altar. Oo. Ganun na yung kailangan lang gawin para lang makabalik sa... Kaya pala malakas si Paring Carl. Kita mo, may nag-comment pa na tropa nyo. Ay, si Kuya Jupito Ricard. Ayan. Ayan, so gay pare, ipasa mo muna sa ating draft. Ayan. Let's go. Pero eto na, parang Manjin, tamang ikaw ba, Nostra?
kahit wala pa nga napipick ano man sa Team Nostra mo dito. Pero, sa tingin ko, Gushan ulit eh. It's either you give the Gushan or ban the Gushan, pare. Kasi, binanda nila yung Alice dito. Kasi, kita mo si Mr. Worldwide, no? Kung paano siya mag-rotate. Yeah, iba. Iba. Iba? Kakaiba? Iba si Kuya Lex. Si Lex Luthor talaga dito. Nakakaibabe, no? Kakaibabe. Pero dito naman sa side ng Obs Exodus, binanda naman nila si Tamos. Pero di ko magets parang Manjin bakit di nila binaban talaga yung Gushan ni Girl. Yeah, medyo ano eh, sabi nila kaya nila tapatan. Kasi ang Gushan naman, ano rin eh, pag sinat na shutdown mo siya ng first 5 minutes, Gucci ka na eh. Matatagal na yung damage niya. Kasi first item, maganda kasi yung scaling ng Gushan. First item pa lang, sabihin natin, concentrated energy. Laban na siya. Pero pag na-delay mo yun, Yari talaga, Bobby. Pero pwede ba natin inumin to? Pwede ba inumin to? Pwede eh. Sige, subukan mo. Para makaisa lang eh. ito. Yan. Yan. Kompleto. Cheers. Yan. Thank you, Mountain Dew. So, pamapost tayo dito. Parang Manjin. Yun na nga, Bobby. Okay lang. Tamang bukas lang. Ito na. Pinili na naman, tol. Grabe si naman. Kuya Gushan. Pero parang same, ano lang, no? Same pick lang sila. Si Lex with Gaia once again. Pero dito si... Feeling ko ang magkukuwata ng Gushan dito eh. Si Carl or... Kung tingin mo si Gale bang, si Dali ba ang kuko dito? Pwede ko si Dali ulit eh. Si Dali ulit, Gale tuloy. Si Dali ulit ang, hindi, iba hero ni Dali. Oo. Pero si Carl, Gushan pa din. Kasi why fix what's not broken? Paring tama. King FB, di ba? Tama. Binabati ko pala si tropang Billy Alfonso, si paring Zapnu. Si Zapnu nanonood. Oo. Tsaka si ano, ito, si Jerwin J. Labiano Mendoza, pines na hanip ang crossover dun sa tatlo. Grabe naman yun. Grabe naman. Ngayon lang ba yan? Oo. Pwede pa yun. Uy, eto na boy. Naku, pinili si Kuya Harley Mac. Kailangan na magdasal ng obs talaga. Dasal lang. Dasal 3 times a day. Ikaw ba, Kuya King FB, pag sa tingin mo tagalit na ang vapor mo, anong mga ritual mo sa buhay? Ano ako eh, ginagawa ko, mag-selfie na lang ako. Tas, selfie ka na? Selfie na lang ako. Tapos alam mo yung mga ginagawa ng millennials? Oo. Selfie, reklamo sa Facebook. Reklamo na lang. Oh. Ganun yung school, ano? Oh. School is a trap, mga ganun. Oh, school is a trap. Pwede. Kami mga, ano yung mga, oy, si Parintons. Binabati ko pala ang one and only Doggy Wap ng ano ba to? Doggy, baka naman may... Kuya Doggy, what's good? What's good, paring Doggy? Alam mo na, baka kailangan nyo ng taga, ano dyan, taga map dyan. Pag-usapan natin. Pwede naman. Alam mo, si Kuya Doggy, Kuya Dobbs, lagi ka naman namin binabati. Parang chat ka naman. Wala man lang, oy, ano, Kuya Manjin, ano ba yung Kuya Dobbs naman? Yun dyan, wala pang ano dyan, paring Dobbs. Wala ba tayo dyan? De, joke lang. Pero, paring Dobbs, pwede bang ano, pwede makailangan mo ng taga, alam taga map. Taga-map dyan sa inyo. Parang pasok naman eh, no? Pasok naman. Training ka naman doon, tol. Pilig ko eh. Training naman ako doon nila Wig. Oo. Training naman nila ako doon. Antayin lang natin. Pero... Eto, binabati ko pala si paring Fernan Santos na nagpapa-shoutout. Si paring Tets! Nanonood, pare. Ayan. Legit pala page ni Dogs yan? Oo. Ako si Doggy, inuman na lang. Walang mapapala dyan sa MF. Pwede naman, tol. Lakon, pinagsasabi mo na naman, Doggy. Set up mo na eh. Pero, mga kaibigan, we are promoting responsible gaming. Tama. Happy. Para sa mga nanonood ngayon ng mga estudyante, mga ML lords na lasinggero, mga ML lords na bumabiyahe lagi, ML ng ML, yan. Kalma lang kayo. Naku, may bagong skin si Madam Kagura dito, boy. Oy, si ano eh. Ito yung pinakabago ata, no? Soryu Maiden, tama ba? Ata, oo. Hindi kasi ako skinners eh. Mahal din kasi ang skin ng... Mahal din kasi ang skin ng ML Legends. Mahal eh. Mahal talaga eh. Pero yun na yun. Mukhang nag-start na ang dap. Ano ba Nostra mo dito? Parang King FB. Tingnan natin dito, parang Manjin. Pero siguro mamaya na natin ni Nostra to para alam na, walang kabayas-bayas. Oh. Marami na naman magagalit sa atin. Pakilala ko muna siguro, pare. Sa pulang bahagi ng mapa... Pines solid si paring Lex ang gagamit ng Kaya, si Carl ang gagamit ng Gushan, Dali ang gagamit ng Kagura, si Boo naman ang gagamit ng Grock, and si Martis ang si paring Levi, si Martis. Dito naman sa kabila natin, meron silang Chuke, paring Kamatis, kero kay ano, Easel Ann, meron silang Harley, kay Toshiro with Akai, kay Templar, kay Lancelot.
Semi, pinaka ano to, paborito ata ng lahat to eh, no? Si paring Semi, si Luigi, sige. Si, hindi, I mean, paborito na lang si Leomord ngayon. Ayo, si Leomord, oh. Kasi isa yan sa mga magagandang fighter assassins. Magandang ehemplo ng Pilipinas yun. Oo, ng ML. Kasi ano siya eh, he can go toe-to-toe with everyone, especially having that movement speed boost and the shield. And maganda rin yung scaling ng damage niya. So hindi siya yung type ng assassin na all in your face. Yes, talagang yappy. Ano lang siya, suntukan kapag umabot ng late game. Oo, yun nga tinatawag natin na game talaga sa dulo, paring Manjin. Oo, tama, tama. Ito, binabati ko si paring Pew. What's up? Tropa natin yan. Yung mga tropa nating ML players dyan, wala ba tayo dyan? Habang ito na, ginugo na ata kagad ng pinesolid dito ang ating mid lane, si paring Templar. Will just dash out on that wall para makapag-mawa. Uy, grabe naman yun. Pasok yun ni Toshiro, mga kaibigan. At the same time, tatlo yan, pare ko. Pero mamamatay yata dito si Levi. Wait lang. Munti ka na. Naka-shake and bake pa rin, pare Manjin. Shake and bake it indeed, pare. 2 minutes in para sa ating laban dito, mga kaibigan. At ito na ang sinasabi natin, combination. Ang maganda kasi dito sa side ng Pinesolid, again, lahat sila, ano eh, lahat sila X-Factor eh. Oh. Kung sino yung kasama ni Kuya Lex, laging may nagagawa eh. Minsan, exactly, minsan exactly. Lex Carl, minsan Lex Dali. Ayun, sumakto pa yung Divine Judgment. Grabe naman yung Divine Judgment talaga coming from, ano na naman, kay Lex na naman. Unang dugo na naman, pare koy. Coming out from Kuya Lex Luthor para sa laban natin. 1-0 agad. Ito, sinabi natin, the most important part of the game is the first 2 minutes. Ito na. Sinong una magle-level 4? Pero nakuha na naman ng Pinesolid yung pero teka lang, parang Manjin, makita naman sila na bakbaan dito. At the same time, tamang Mamba out lang ang coming from Obs Exodus dahil alam nila na masyadong marami ata ang samahan o tropahan na itong Pinesolid na magkakasama, parang Manjin. Tama ka dyan, pare ko eh. Ay, hirapan sila dito. Oops, teka lang. Wait a minute. Paring Manjin, nagpapa-shoutout yung tropa mo. Si paring Johnson. Oo. Oh. Binabati ko. San dyan? Si Kuya Johnson. To. Si Kuya Johnson, shoutout. Si Shin Pier. Ang tunay pangalan ay Johnson. Siya daw ang gumawa ng hero na Storm Spirit. parang mahirap pa tagawin yun, paring Manjin. Basta, nung panahon na yun, yun yung sabi ni Kuya Johnson. Pero eto na, si Kuya Levi, standing ovation dito pare, nag-aabang ng mapipitas. Tama, yappy naman. Pero on the side naman of Obs Exodus, paring Manjin, maganda yung ginagawa nila. At the same time, medyo nakakita tayo ng improvement sa rotation nila compared dun sa game 1. No? Kasi yung game 1, medyo napabayaan nila yung onte. I mean, napabayaan nila ng onte yung rotation nila or yung mga plano nila. And yet, nakita natin si paring Lex. Si Iggy na naman, nahuli na naman, Kuya Iggy! Pero dito, paring Manjin, going back to what I'm saying. Oh. Ang ganda na ng pagkakaikot ng Obs Exodus dito. Parang maingat na sila compared nung game 1. Correct, tama ka dyan. Eh, hindi na rin masyadong agresibo ang side ng Pinesolid dito, pare. Kasi, they opted to get the Grock and the Martis lineup. So, yung Grock dito, probably mababox out lang. And the Martis naman, yung split po siya kanila. Tama. Pero tingnan mo, ayan, ang ginagawa ni Boo. Eh, medyo yami yung ginagawa na dito. Tingnan mo, kahit anong sama-sama ng Pinesolid dito, naiingatan talaga ng Obs Exodus yung galaw-gaw nila kasi alam nila lang kung anong capacity nila ng Pinesolid dito sa game na po. Pero teka lang, pumasok na naman ang ating Chodo. Si Kamatis, pare! Nakuko, nakamati si Kamatis! Ay, hindi sa inyo ang overturn! Pero nakapagmamahal sila, pero si Toshiro, tinawag niya na ang kanyang Digimon at si Ezel! Ay, nahuli na naman ang Divine Judgment! Patay! Tapos, ang buong singit ni Marataas ang akay na yan, paring Manjin. Napakasakit ang ginawa nila. Nakamati si Kamatis, pare! Kung baga pumasok si Kamatis mag-isa, apat din eh. Wala na. Basic na basic. Apat dapat. And miscommunications actually para sa Obs Exodus. Kasi hindi nila alam kung sino yung muna papasok. Kung papasok ba sila. But I really comment that aka si Kamatis kasi the way he go inside, ganda ng pagkakapasok doon. Siguro medyo nakulangan na sila ng follow-up doon. Oo. Oh. Pero kung tama yung follow-up na ginawa ng Obs Exodus doon, correct. Ubus. Pero kasi hindi tama eh. Hindi naman sa hindi tama, miscoms lang. May tinatawag po tayong miscommunication kasi
sa isang team, yung kapag hindi mo alam kung game na ba. Pero teka lang, paring Manjin, napakaganda na naman ang ginagawa dito na Finesse Solid at the same time na outplay ata dito ang Finesse, mga kaibigan. Ito na, tinatawag natin na outplay coming from Ops Exodus, mga kaibigan. Yung miscom nila kanina, paring Manjin, naayos na. Naayos nila, yun ang sinasabi natin na magandang pasok sa kanila. It's the Cho and the Akai combination, Toshiro and Kamatis. One big ultimate on that Hurricane Dance, especially having that Cho Dragon Kick na din. Ang dami mong crowd control coming out from Ops Exodus, and you don't underestimate the Harley backline damage. At sinalo nila lahat ng Pokemon tricks. Oh. Kita mo na naipit sila doon, tapos wala silang magawa kahit may mga follow up sila. Naipit sila ng ano eh, ng Akai ni Toshiro. Tama, naipit sila, and yun ang pinakagusto ng way ni Akai. Pero so, teka, fight fair si Kuya Shemi na naman, naku. Nakataas mo, may kasamang kabayo eh. Si Kuya Ige, naku, bilis, naku, sa Tana Park. Oh, ayan na, oy! Flicker that trees! Oh, hindi na pabalik! Kahit nagkaroon pa lang, oh, bumalik sa nakaraan, mga kaibigan! Oh. Uy, naipit pa! Teka lang, mapapaback to the future ata itong ating show, mga ano. Pero grabe yun! Grabe yung gin-gin yung ginawa niyo. From Baclaran to QC, ganun yung habon na ginawa ng Pinis. Coast to coast, you know? Coast to coast. Tawag natin ang coast to coast. Grabe, what? Kung may replay lang, yun ang tinatawag na the coast to coast. Kaso kasi kahit basta mo, paring na PPP na taba, tao nga napapagod kabayo pa kayo. Tama, yan ang kakasabihan dyan. Natuwa ko dun sa part namin, no? Post-post nila hinabot talaga. Wala pa ba ang taas? Ganun talaga, ibig sabihin ganun ka confident na pinisolid dito. I'm getting kills. Pero sa kanin, medyo nakakatakot kanina kasi nandun na yung show. Akala natin, mariligtas na. Pero hindi eh, parang hindi eh. Yeah. Nakatakas pa rin, pero nahuli pa rin. Yeah, yun ang nga ang nangyari, mga kaibigan. And that's basically it. Si Grak, si Kuya Boo, ang inahabol nila dito. Pero imo Grak pa yung nagsisplit push. Yun nga, parang kakaiba. Kakaibabe. Pero teka lang, mamamatay. Uy, grabe naman yun. Parang Templar. At ito ang tinatawag na Brutus Gaming. Intas isa-isa ang Ops Exodus dito. At sa tingin ko talaga, pare, gawin na nila lahat ng orasyon. Oo, gawin na nila lahat ng pagdadasal nila dito. Pagdadasal, mga sampung ama namin, mga ganun, mga kantahin na nila lahat ng lahat-lahat na church songs. Yeah, para tawagin na nila si Lord kung kaya man nila makuha. Dahil medyo tagilid na talaga ang vapor nila, kumbaga sa Titanic. Lulubog na. Pag nabangga sila sa malaking yelo, talagang pa-ice tubig ka na lang. Oo, nabangga sila sa yelo ng Pinisolid dito. And this is what, the fourth week? Or the third week of our weeknight showdown. Weeknight showdown na may bracketing na ng qualifiers. Yabi talaga. Dalawa matatanggal, Bobby. Yari. Sino ba yung nasa ilalim mo ulit natin kanina? Si Pinisoli, ay si Ops Exodus. Pati No Limit. Pero teka lang, tinawag Delegates. Na si Barbiel, mga kaibigan. Pero wala siyang ginawa doon. Baka ma-expire yung kabayo mo, pare ko. Mamamatay na ata sila doon. What a dive coming from Pinisoli na naman, ladies and gentlemen. Pero nag-overextend ata ang Pinisoli dito. And I think they want to take that show. And at the same time, meron torrent doon. Kaya... Did you wanna see me? Alaga lang. Kumakapit na lang sila dito sa base nila kasi King FB. Yun nga eh. Yan patar sila eh. Si Boo nag-rock. Eh, hindi naman ganyan ang trabaho ng isang rock sa isang laban. May split push. Kinakat nila yung leg. Whatsoever. Lahat na eh, no? Napakahirap ito, Kuya. Kuya King FB. Tama ka naman dun. Pero, this only proves na ano yun. Talaga, solid talaga ang Pinis, solid. Oh, talagang may caliber sila. Laban Pinis. Oo. Oh. Pero kaya pa naman to eh. Actually, kaya pa to ng Ops Exodus. Malambot ang side ng Pinis, solid. Si Grak lang ang mahirapan sila mapatay dito. Isang magandang execution coming out from the Dragon King. Ang mahirap kasi sa kanila din. Yes, may crowd control sila. Pero... kulang yung damage sila after nila malands yung mga stun. Ayan! Isa-isa lang! Isa-isa lang. Parang nag-audition dito ang Pinisolid, mga kaibigan. At the same time, what a play coming from Ops Exodus, mga kaibigan. Pero teka lang, wait a minute, kaming mainit, paring Manjin. Si paring Shane, ako kinagat ng 7 Lions, Kuya Levi, ay! Ang sakit! Levi!
Kuya James, with the night, ang lupit nung kagat ni Kuya Limay. Asuras Aura, Bobby, tinamaan yung dalawa. And now, Finesse Solid, hoping to end the game. And will now rotate onto the Lord. Swabe naman yun. Indeed, parang man din. Mahirap. Ano, at first kasi, no? Lugi ang Finesse dun sa teamfight na yun. Kasi napatay nila si Lex. Siyempre, medyo nagkalat-kalat na ang Finesse dito. Indeed, Finesse proves na... Finesse talaga sila. Laban Finesse. Yan ang kanilang hashtag, mga kaibigan. Finesse solid talaga. So, nahirapan si Kuya ano dito, si Kuya Shemi. Hindi siya makapwesto, hindi siya makapag-split push. Kasi, knowing na meron kang Leomod sa lineup mo, why don't you test wala your pa luck? Silang nababasag, Bobby, na isang Tore. Siguro mga dalawang team fight na yung team fight, tapos manalo ako na come back soon. Makakaangat, makakabawi. Yeah. Pero tingin mo, parang Manjin ha, walang kabayos-bayos. Ano ang Nostra ko dito? Ang Nostra ko dito, kailangan talaga nilang pumitas ng isa-isa. Kasi anong nangyari sa mga Clash, iwahiwalay lang yung Obsexodus eh. Pero ito kagahin na. Ito, kakasabi lang natin. Malayo pa mga kampi nila dito, pero ayun, nakakuha sila ng isa. Dapat ganun lang parate, no? Oo. Parang sinusulit nila yung mga nag-audition, mga isa-isa lang. Isa-isa lang. Tanda mo, paano mo isusolve ang mga problema? Isa-isa lang. Isa-isa lang. Who's next? Hirap ka talaga dyan. Mayayarpit ka talaga dyan. Hirap. Shut up. Yung nahihirapan din yung isa na nga pinitin. Ha! 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 Drag you to this! Away with you! Ouch! I'll clean up with the power of mech. Kuya Templar, trying to make a play. Ouch! Have you prepared for death? Come on, everyone! I will destroy I feel a lot better now. Yung skill pa niya talaga nakakasulit. Mahirap. Solid talaga ang Bobby. At naku, meron-meron na silang mga ano, immortality. Naku po, ang unat-unat na ni Kuya Grak. Mabubuhay pa ulit. Mabubuhay ba kaya? Mabubuhay yan. Immortality ba yun ang Athena Shield? Hindi, mga ba? Teka, yun yung sinasabi natin. Ito ba yung judgment? Coming from Lex na naman once again. Parang Manji, napaka-intense na naman nun. Naku, si Toshiro pa ang maiwan dito. Naku, napagamit ng ultimate just to get out of the fray. Napasayaw-sayaw siya dun pag may time, you know? Oh my G, this is looking bad for Obs. Ladies and gentlemen, as we can see, Finesse Solid taking down the tier 3 turret here in the bottom side of the map. And they want to finish this. Divine Judgment onto Toshiro. Naku po, eto na ang dalawang knock-up. Trina, good kick. Uy, teka lang. Paring Manjin, makakabawi pa ba ang Obs dito against the Finesse Solid? And feeling ko, tinatower lock na itong mid lane, mga kaibigan. At the same time, binabakbakan ng last stop natin yung Martis, and he will take that kill against Martis, mga kaibigan. And yet, mabubugbog siya doon. Paring Manjin, na what do you think about that game naman talaga? Kita mo, nilalaro na to, Bobby. What we say is what we see. Wala na, nalaro na. No? Pero tayo lang, di yata pumabagin ito si Shemi. And I think, kumamatay ko siya doon sa kamay ni Carl, mga kaibigan. Si Carl ba, pag gumagamit ang puso dito? Siya, oo, siya pa rin. Siya pa rin talaga? Oh my God, don't fix. What's not broken? Uy, grabe. Kuya Carl, shaken and bacon, triple kill na naman. Matatower, matatower lang na ata nila itong parang man. Pero teka lang, hindi pa ata mga bad beat si Toshiro. With the hurricane dance, grabe. Mga kaibigan. Grabe. Grabe si Carl dito. Si Kuya Carl, Carl Max. Iba talaga, ano? Iba talaga pag may gagawa daw ng bagong cellphone. Iba talaga ang ginagawa. Winning was never in doubt. Sa mundo, mga kaibigan. Puso talaga ako. Hashtag laban Finesse for this game of Exodus. The black sheep is here. Devastating loss para sa kanila, mga kaibigan. Sa tingin ko, be quiet. Magpap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 
I'll show you the truth. Away with you! Were you waiting? Vanish.
into darkness. Urgent meeting. Not long left now. I won. That's all that matters. Walang follow-up na nabibigay. Mga tatlong beses nangyari yun tol eh sa laban. Ngayon na napag-tulad natin. At dahil yung mga kaibigan, Tapos ang boxing. At maraming salamat sa una na how annoying.